araw pa, meron pa tayong gagawin niya yung rice cooker. Ang tatak niya ay ang ginagamit daw nila, hindi pa tumatagal, umuusok daw. Hindi, kaya hindi na nila tinutuloy kasi may parte rito na umuusok, kaya hindi na nila magamit-gamit to. Kaya pinatignan na, tara, buksan natin kung ano ang sira nito. Ayan, ayan ang laman ng rice cooker sa loob. Testerin natin siya para malaman natin kung nasaan yung naglolokwa. Tingnan natin kung ano yung naging problema nito. Ang gagamitin natin ay ito. Itong analog tester. Para malaman natin. Kukunin natin ang mga resistance ng continuity ng mga tester. Tingnan natin yung continuity ng mga pyesa. Lalagay ko natin siya sa times 10 ohms. Times 10 ohms. Ayan. Turn natin. Ito yung ano niya, yung heater. Ito ang nagluluto sa kanya, itong dalawang to. Tester natin kung sira ito. Okay naman. Hindi naman siya open, hindi naman siya shorted. Ayun, nasa number 5 lang. Kapag ganyan kasing nasa number 5 yung needle niya, ibig sabihin okay. Ito yung pinaka-fuse. Ito yung fuse. Tingnan natin kung sira. Kung open siya. Okay rin, hindi rin sira yung ano, yung piece niya. Normal naman. Wala naman akong nakikita ng ano, sira. Okay naman yung mga piece niya. Yung heater, yung fuse, itong sa warm niya, yung thermodis niya, saka itong contact niya sa dito sa pagluto, on and off, okay naman. Ano naging problema nito? Bakit siya pag pinapagana raw ay umuusok, natatakot yung may angat. Tara, subukan natin. Subukan natin kung ano naging problema. Ganyan natin siya ng ano. Natatak natin. I-on natin siya yan. Ayun. Itong umuusok. Ayun, no? Ito pala. Yung pinaka plug niya. Tanggalin natin yung saksak. Ito. May problema na. Ayun, no? Mainit-init pa. Tsaka ito. Ang naging problema niya, itong sa cordon niya, itong pinaka-plug niya, tsaka itong socket niya. Ito ang naging nakitang problema rito, kaya pala pag sinasaksak nila, umuusok. Hindi nga makapagana ito ng maayos kasi delikado na yung mga gantong sira. Kaya itong natin ang gagawin natin. Pero ang problema nito, wala namang nabibiling ganito. Itong pinakasakit na to, walang nabibiling yan. Ito rin. Pag bumili ka nito, isang buo. Isang buong ganito ang may bibilin mo. Sakali. Kaya ang gagawin na lang natin dito, irerekta natin, tatanggalin na natin to. Ito, tatanggalin na natin to. Tsaka ito,
puputulin ko na ito, puputulin ko para ano siya, naka ano siya, isu-short ko na yun dito. Dito. Dito sa dalawang ito. Ayan. Tatanggal na natin, isu-short na natin to, itong dalawang linyang to, itong may piece na to, tsaka to. Ayan, puputulin ko to, isu-short na natin. Ayan ang gagawin natin, ano, paraan dito, para kahit papaano magamit ng may-ari ito. Kasi, pag hindi mo napalitan to, ano, hindi nila magagamit to kung maghihintay ka pa ng pyesa. Kaya ang gagawin natin, re-recta natin. Okay? Ito, puputulin natin ito. Bali, hindi na natin gagamitin ito. Tsaka ito. Hindi na ito. Sira na ito. Umuusok na yung loob. Eh. Maitim na. Ayan o. Sunog na. Ayan. Ayan, sunog na. Ito, maitim na rin ito. Sigurado yung dito sa loob. Kaya wala na ito. Hindi na gagamitin ito. Bale, ang mangyayari dito, ayan na yan, ah. Ayan, ganyan. Ayan. Rekta na natin ang paganyan yan. Ayan, ayan ang mangyayari dyan. Pero, gagawa natin siya ng ano dito. Panta, ano, takip dito, ah. Lagyan natin siya ng takip para hindi naman siya pangitin yan. Para kahit pa ba, lagyan natin siya para hindi siya maano ng kuryente. Okay. Ito. May nakuha tayo. Ito ang itatakip natin dito sa kanya. Para hindi kita yung loob. Hindi makita yung ano, yung pinakawan ng kuryente sa loob. Para protection na rin yan. Ito ang ilalagay natin para at least safety rin gamitin ng may-ari. Bubutasan natin dito. Yung magkakasya to. Tapasan natin yung dito. Yung magiging takip nito dito. Ayan.
ito yung bowl natin para kahit papaano. Hindi siya ano. Nakakabit natin ito dito. Pasta dito sa kabila. Ayan siya. Hinangin natin siya. Lagyan natin siya ng ano, ng electrical din. Para hindi siya mag-short. Protection din niya para ano. Hindi siya tumama dito sa mga body niya. Para hindi siya magkaroon ng ground. Ayan, meron na. Protection siya dyan. Para hindi siya magano yung magdikit. Para magkailalay. Para, para hindi siya magdikit. Hindi na nakita. Hindi nakita yung ano, yung kawan ng kuryente sa loob. Ayan. Ang ganun siya. Hindi siya nahihila. Ano, okay na. Nagawa na natin ang paraan. Nakarekta na yan. Hindi na natin ginamit pa. Ito, hindi na natin ginamit. Ah, so subukan natin ngayon. Pero bago natin subukan, tester na uli natin. Dito sa times 10. Para makuha natin yung resistance. Show natin ngayon. Ayun. Pag pinipindot na nung sakbok, ano na siya, nakakaroon na siya ng contact. Lagay natin ito. Saka itong takbo. Ang tester nuli natin. Ayun, meron na siyang palo. Pag tunas ito, nag-off siya. Ayan. Okay. Ayan. Yung contact niya, tingnan. At tumaas ka. Ibig sabihin, luto na. Okay. Masubukan natin. Saksak uli natin. Saksak uli natin, titignan natin kung uusok kasi. Ayun. Karoon na siya ng ano, ha? Ilaw. Ayan. Kapag warm, ayun o.
may ilaw yung worm pag tinas, pag tumaas to. Pero kapag bumaba to, yung kulay red na cook yan. O, wala na yung usok. Hindi na umuusok. Ayan. Tingnan natin kung umiinit yung ano, kung umiinit yung heater. Tingnan natin. Ito yung heater eh. Ito yung pinakaplato ng heater. Tingnan natin kung umiinit. Ayan. Lalagyan natin ng konting tubig para kahit papaano malaman natin kung gumagana siya, kung pwede na siyang magluto. Lagyan natin. Kumukulo. Ibig sabihin, umiinit na siya. Ayan, kumukulo yung tubig. Sabihin, mainit siya. Mainit siya, gumagana na siya. Pwede na uling gamitin. Okay, sige po. May nagawa na naman tayo sa appliances. Ang naging problema niya ay ito. Muusok na eh. Wala na, hindi na pwede ito eh. Rekta na lang natin siya. Rekta na lang siya. Ayan. Oh, sige po, may nagawa na naman po tayo isang appliances. Ang problema niya ay ito, sa rice cooker. Ayan ang tatak ng rice cooker. Oh, maraming po salamat sa panonood ninyo. Watch nyo na lang ko yung mga ginagawa ko rito ng appliances. At i-share nyo na rin at mag-subscribe na rin po kayo para sa mga ipapanggagawin natin appliances ay masusubaybayan. Sige po, maraming po salamat.